dumating na. Mamaya open ko to. Spider plant, maiden hair fern, at saka ano nga ba tong isa? Rhipsalis yata tawag dito. Anyway, mamaya ko i-open. Hi guys! This is Roma. Welcome to another video. So, kakadating na rin itong mga bagong plants ko from Sakilove by Naruti. This morning na siya na-deliver. Yeah, at box natin siya. Dito pa talaga in-open. Mga 1 hour pa lang siya dumating. So, talaga excited. So, i-open ko na siya ngayon. Sabi mo, hi guys! Lapa! Hi! O, sabi, 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 sabi. Ah! Ganun. Anyway, ito na siya. Ito, unahin natin yung maiden hair fern. May ganito na ako na na-deliver last week. Pero, sobrang nagustuhan ko siya. So, mag-order ako ulit ng isa pa. Pero, mas maliit to. Yan, wow. O, di ba, bongga? Ang pagkakaalam ko, ang dami kong friends din na nag-order ng ganito sa kanya kasi aside sa, isa siya sa, konti na kasi nakikita ko nagbebenta nito eh. So, parang siya yung nakita ko na madaming ganito. Tapos, sobrang mula pa. Ayan. Ganda, no? Ayan. O nga pala, ang tip ko dito sa, so far, mga almost 2 weeks na yung nandito yung una kong in-order. Sabi nila, na-check ko sa Google, ang gusto daw is, kailangan moist yung, moist lagi yung soil. Kasi, di ba, usually, yung mga ibang plants kasi, karamihan, aantay mo talaga na mag-dry yung soil ng mga 1 to 2 inches from the top bago mo diligan, or else mag-overwater yung magkaka-root rot. Yung magubulo pa yung roots niya, so, mas mamamatay. Actually, mas nakamamatay kapag ka sobrang dilig kasi sobrang yung hayaan mo lang siya na huwag diligan. Mas nakamamatay na yung overwatering. Etong halaman naman na to, medyo baliktad siya. Gusto niya lang siya diligan. So far sa alagaan ko na almost 2 weeks na, parang halos every day or every other day diligan ko siya. Tapos, imimisting mo siya, isprayan mo ng tubig yung leaves niya halos every day kasi di ba medyo mainit ngayon. Medyo mainit ngayon. So, eto siya. Ganda-ganda. Bali, usually, pag ganito yung pot, hindi mo siya inilipat. Mas pangit, medyo na-stress kasi yung plants pag palipat-lipat. So, ang gagawin niya, di ba nakaka-excite pagka galing ka sa bilihan ng plants. Tapos, dito nga rin sa QC circle, mga nasa plastic, ordinary plastic lang, or eto, ordinary plastic na pot. Ang ginagawa ko pag sa ganito, nililipat ko siya sa small na ottoman. Hindi ko ginagawang chair or lagay ng storage siya. Ginagawa ko siya, nilipat ko sa magandang basket. Like ito. Ayan. Itatanggal, alis ko siya. So, in-order ko to sa Shopee or Lazada. Ang rose gold, ang ganda-ganda. Mga, ano siguro to, 700 plus. Pero worth it siya, super tibay. Tsaka kahit nababasa, hindi siya na kumpubas, hindi siya na kakalawang. So, baka ilipat ko siya dito. Then, next natin. Ano ba ito? Ah, ito yung Rhipsalis siguro. Medyo hindi ko pa ito napag-aralan masyado. Pero, sa nabasa ko, cactus siya eh. Open natin dapat. Open. Oh, be careful lang. May ano. Wait lang. Baka matuso ka. Mayroon na itong mga cactus. Oh, family at mga cactus. Obvious naman. Mukha siyang cactus. Pero iyahang ko siya. Ay, wala pa siyang tanghang. Ayan. Nakahang kasi ito nung nakita ko kayo yung miso. Ayan. Pinalitan niya pala ng pot. Yung tubla. Kasi nasa parang red na ganito siya nung una. Ayan. Actually, medyo ang dami kong klase ng halaman. Pero mga cactus wala pa. Pero nag-try ako. Una-una kong tinry before. Succulents. Maliliit. Hindi ko talaga mabuhay. Siguro kasi masyado akong atat mag-alaga. Masyado akong mayat-maya, chine-check ko, ay ayaw yata nila ng ganun. So, ayan. Pakita natin siya. Ito siya. Makabit sa
Diba? Maganda sa ganda. Hindi pa na siya nakakatusok. Talagang magkantan siya. Akala ko, nakakatusok siya. So, dito ko siya talaga plan isabit. Ayan. Isasabit ko talaga siya dito. Ayan. Lalagyan ko na lang siya ng chain mamaya. O ng wire. Kasi may sabitan na ako dito ng plant. Ayan. Diba? Or baka isprayan ko to ng gold na spray para maganda bumagi sa bahay. And lastly, itong si yung bigat, spider plant. Ayan. Pang 4 ko na to na spider plant. Pero meron pa ako ito, yung nabili ko sa Hirayas Garden. Medyo surviving naman siya. Basta every night, lalabas ko ito. Walang mintis yan every night. Tapos minsan, pag umuulan, lalabas ko din. Kasi ito palang spider plant. Napag-alaman ko nito lang. Ayaw pala nito sa loob ng bahay. Eh, gustong-gusto ko kasi tinaman naman ang ganda ng mga babies niya. So, pinipilit ko pala yung gusto ko na sa loob. Ayaw pala nila sa loob. Sa labas pala sila dapat. So, malamang ay ilalabas ko siya. Nice baby, oh. Daming babies, oh. Ganda, no? Babies? Ang daming babies, oh. Babies? Yes, this is your mother. Ito yung babies, oh. Ganda. Babies? Oo. Itong gusto yun. Ang babies. Ay, kung sa pa? Open natin siya. Actually, ang mura na nito sa kanya. Parang 600 pesos yata. Ang laki-laki pa. Mother plant siya talaga. Ang babies? Ang babies? Man. Babies? Ayan, yung bigat. Bigat? Baka ito ilipat ko sa pot kasi medyo hindi ako mahilig sa red. Pero ano siya. So, tip ko naman sa spider plant, ang lakas ng loob ko mag-tip, no? Ang dami ko napatay na ganito. Yun nga daw, huwag lalagay sa loob ng bahay. Tapos, huwag palang didiligan pati yung leaves. Ayaw pala nila nababasa yung leaves nila. So, kung didiligan mo, dapat dito lang sa ilalim. Yan, dito sa ilalim lang. Tsaka syempre, ito yung isa sa mga plants na ayaw ng overwatering. So, antayin natin sila na matuyo talaga yung soil. Tsaka matididigan. Kasi ito yung prone lagi sa brown tips eh. Yung ba-brown lagi yung ganito. Eh, ang ganda-ganda pa naman niya, sayang. Oo, oh, diba? Ang ganda ng mga baby. So, ayun, ito yung tatlo. Pero, ito galing din sa kanya. Raffles! Mga last-lastic lang din to, Raffles Fern. Ayan. Ewan kong Raffles Fern na yung tatawag tawag dito. Tinaya, pag fern talaga, medyo maaarte. Ayun na, nagkakaganyan sila. Hindi ko alam kung nainibago sa pag-adapt dito sa bagong bahay. Kasi sa Laguna siya galing, taga dun si Miss Ruth. So, baka doon, di ba, mas iba yung hangin o lagi yung ulan dito kasi nasa loob. Pero every night, nilalabas ko dito kasi nga, ayan, nagaganyan siya. Pero pangalawa ko na ito na ganito, nung una ko, galing din ng Laguna, pero sa ibang store naman yon. Nasubukan ko talaga siya na parang lahat halos patay na. So, ang ginawa ko, is nilagay ko lang siya sa labas, hinayaan ko lang maulanan. So, ayun, buhay na buhay siya ngayon. Sa tingin ko, yun ang gusto ng mga fern talaga yung nasa labas. So, ayan. Hi! So, ayan yung mga tips ko. Medyo part ito sa tips ko. Ilalagay ko sa description below yung part 1 ng indoor plants. Doon yung makikita yung mas marami kong plants. And yung mga care tips din. Pero dito kasi, yun yung mga medyo nakalimutan ko sa first video. So, ayun talaga, number one rule, huwag dilig ng dilig. Huwag inis na inis, huwag gigil na gigil mag-dilig. Kasi, yun ang number one nakakapatid talaga sa plants. Akala ko dati, everyday, kailangan diligan, ganyan. So, over the years na nag-alaga ako, in fairness naman, konti na lang ang namamatay. Actually, ngayon, wala nang namamatay na plants ko eh. Pero, yun talaga yung napag-aralan ko. Huwag dilig ng dilig. Antayin mo, huwag kayong matakot. Antayin nyo. Ganito nyo yung kamay nyo sa, ano, sa soil para makita nyo. May didikit na lupa sa kamay nyo. Ibig sabihin, medyo basa-basa pa yun. Pero pagka wala lang, yan, pwede nyo nang diligan. Tapos, yun nga, yung tap water, medyo ayaw nila kasi, di ba? Ang ganda, di ba? Kasi ayaw pa nila ng, yun, di ba? Ang tap water, galing sa ano, medyo may mga chlorine, whatever, na mga
kung ano-ano chemicals. So, kung wala kayong, anong tawag doon namin? So, kung wala kayo yung parang distilled water sa bahay lagi, or yung inasala na, pwede kayong mag-ipon ng isang timpang tubig, yun nga. Tapos, hayaan nyo, lang mag, parang magbumaba yung mga chemicals niya overnight. Takpan nyo lang, parang hindi bahay na lamok or what. Kinabukasan nyo siya idilig, go na yon kahit tap water. Kasi kami nga, meron na kaming alkaline na nag-ano sa bath, nakadirect na sa gripo namin. So, yun na yung dinidilig ko. Although yung mga nasa labas na medyo mga maki plants ko, ganyan, diretso na galing sa ano. Hindi ko na lang masyadong dinidilig sa leaves niya. And then, yun nga yung nabili ko na Miracle Grow na fertilizer, yun. Sobrang medyo pricey, parang medyo 1,000 plus yata yun. Pero, ano siya? 1 tablespoon lang naman eh, per gallon, so okay na rin. Or meron din Osmocote na parang dilaw siya na maliliit eh. Maliliit siya, parang pellets. Yun, na-try ko rin yun. Though, pinaka-effective talaga yung Miracle Grow from Lazada. Nabili ko din yun sa Lazada. And then, ano pa ba? Yun mga usual na tips eh. So, pag umuulan yan, nilalabas ko tulad yan, yung mga iba kong plants nasa labas pa kasi umulan kahapon. So, ayun, ito, mamaya lalagyan ko na to ng chin. So, yan, para ihang ko na dun yung mamaya. Kasi, ang dami ko na nilagay ng plants doon, photos. Although yung photos, masaya naman siya. Pero yung fern, yung Peruvian fern ko, na ang ganda sana, nakalaylay lahat yung mga dahon niya. Pero, ano eh, nagbabrown tips na lalaga, so ayaw na doon. Siguro mababa ang humidity doon or mainit masyado sa ceiling. So, there, di ba? So, thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe and see the next video. Bye-bye!